Nakaranas ng masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. Sa Coronadal City, nasa 100 residente ang inilikas dahil sa malawak ang pagbaha. Kalbaryo naman para sa mga motorista ang maputik na daan sa Maguindanao. Narito po ang report. Alaan! Sa barangay San Isidro, Coronadal City, umabot hanggang leeg ang taas ng tubig. Makikita sa video ng isang Leslie Boktil na humihingi ng tulong ang mga nakatira sa isang bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Gamit ang isang lubid, na-rescue nila ang isang babae na mangiyak-ngiyak pa. Nasa 100 residente ang kinailangang ilikas dahil sa malawakang pagbaha. Ilang bahay rin ang nasira at inanod ng rumaragas ng tubig. Sa barangay San Isidro pa rin, 2 silid-aralan sa Bakongko Elementary School ang nasira matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Ang barangay Mambukal naman sa Coronadal City pa rin nakaranas ng hailstorm. Sa videong kuha ni Irene May Monterola, sing laki ng butil ng mais sa mga yelo. Sa video naman ni Sakaira Abalia Kalubag, mas malaking butil naman ng yelo ang kanyang nakunan. Ganito din kalaki ang mga yelo na nakunan ni Jared Bigbig. Kinuha at hinawakan pa niya ang isa nito. Ayon sa PAGASA, normal na ang hailstorm kapag may matinding thunderstorm. Naging maputik naman ang mga daan sa South Upi, Maguindanao dahil sa pag-ulan. Nahirapan tuloy ang mga motorista. Oras daw ang inaabot bago sila tuluyang makadaan sa kalsada. Ang mga maliliit na sasakyan kinakailangan pang pagtulungang hilahin ng mga residente. Ang maputik na kalsada dulot ng pag-ulang dala ng ITCZ. Ganyan kalakas ang ulan na naranasan sa Calamba City, Laguna. Sa kuha ng isang residente, makikitang unti-unting umaakyat ang tubig sa kanilang gate. Hindi lang sa Calamba naranasan ng malakas na ulan, pati sa mga karating nitong bayan. Sa Tadian Mountain Province naman, gumuho ang malalaking bato sa gilid ng highway papuntang Ilocos Sur dahil sa walang tigil na pag-ulan. Patuloy ang clearing operation ng DPWH. Inaabisuhan ng mga motorista na gamitin muna ang Cayan Road bilang alternatibong ruta. Bama Negre, buong puso para sa Pilipino.